Magandang hapon mga kapanalig, welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689, at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Magandang hapon. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And ako po ay hihingi ng inyong like. Paki-like naman po, paki-share, and mag-subscribe po kayo sa ating YouTube and Facebook. I-type nyo lamang po ang Dr. Irene Lim at pwede nyo hong i-search dyan yung mga na miss out nyo pong episode, no? So paki-type Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. And for our announcement, ang atin pong anti-aging soap, gamitin nyo ito para sa inyong face. Mai-stretch po kasi and mababawasan po ang wrinkles ninyo pagka ho ito ang ginamit ninyo. Huwag ho kayong gumamit ng ordinary soap for the face. Kailangan ho talagang pang facial skin siya. So therefore, syempre ho, you will look younger kapag ho nabawasan ng wrinkles and na-stretch po yung facial skin natin, no? So anti-aging soap, actually ho, Mimis anti-aging soap po yan. Very effective po yan. And extended po ang ating promo pa rin. So kaya lang po, hindi natin alam until when. Basta ho yung demand ng text or call ay marami pa ho. Consideration po, hindi namin maisara. And so magpalista na ho. Limited lang po ang ating extension. So free pa rin ho ang check-up, urine and sugar testing, yung atin pong colon cleansing for your referral, yung detox package po natin na discounted po. So yung detox plus blood cleansing with or without vector scan. Malaki ho ang madi-discounting nyo dyan kumpara ho sa original price. And if I were you, choose the one with vector scan. Kasi ho ang vector scan, napakarami hong features like it catches the body before the onset of diseases. Yung accuracy ho is more than 90%. Wala hong radiation. Iba ho ito kaysa sa tinatanong ninyong ARDK. Malayong malayo po. And subjective, hindi ho subjective ang resulta. So machine ho ang magbabasa ng resulta, hindi po opinion ng doktor. So explain ko lamang po sa inyo. Makukuha nyo ho agad ang result immediately pag nagpa-scan ho kayo, no? And lalo na ho yung may mga lahi ng cancer. Ahead of time, wala pa ho kayong cancer, malalaman nyo if you are a candidate because makikita ho natin yung tatlong root cause sa vector scan. And yung may mga lahi ho ng stroke and heart attack, makikita na ho natin ahead if your circulation is barado. And yung may mga diabetes po, ahead of time, wala pa kayong sugar, si vector scan ho ang magsasabi na kayo ho ay papunta ng diabetes. And yung atin pong high dose vitamin C, yan po ang blood cleansing na naka-promo. Ito ho ay nagkakaroon ng extra benefit, which is antimicrobial and anti-cancer. Ha? So do not forget the anti-cancer property. So high dose vitamin C pa lamang ho, makatutulong na ho yan ng malaki para sa inyong mga cancer. In what way?
ibablast niya ho yung mga microscopic cancer cells. Kakainin niya ho yung ating high-dose vitamin C because very similar ho ang chemical structure ng vitamin C sa sugar. So, akala niya ho sugar because sugar ang kanyang food. Hanggang sa lumaki ho siya ng lumaki, hanggang sa siya ay mag-blast. Ha? May mga listener ho kasi tayo na nakalimutan nila na ang high-dose vitamin C is also an anti-cancer na wala hong side effect. So, yung pag-high-dose vitamin C nyo pa lamang po, together with yung mga tamang diet at yung mga binabawal ho sa pagkain, napakalaking tulong na ho yan sa may mga cancer. And also, mag-juicing po kayo, no? Para ho yung mga enzyme na kailangan ng katawan ay makuha ho ninyo. Very important ho ang enzyme sa may cancer. Bukod po doon yung ating laser, yung blue light ho ng laser, nakaliliit din ho yan ng mga bukol. No? And also ozone therapy. Yan po kahit saan nyo ho yan basahin, talaga hong may anti-cancer property. It will directly hit cancer cell. Also, our UV machine because meron ho yung memory na na-form. So, nagkakaroon ng blueprint sa ating immune system. So, yung susunod na gamit ho, alam niya na kung paano niya lalabanan yung mga cancer cell. So, do not forget that, no? Kasi madalas ho tayong maubusan nung ating ginagamit na protocol sa cancer, no? So some patient thinks na pagka wala yun, wala hong gamot para sa kanilang cancer. Itong binanggit nating blood cleansing, siya pa lamang ho ay meron na ho yung anti-cancer property. That is the reason why I emphasize it and reiterate it, no? Bukod ho doon, nagkakaroon siya ng extra benefit, antimicrobial. So, nakapapatay ho ito ng bacteria, aside from bacteria, virus, fungus, protozoans, and even amoebas, even eggs of parasite. So, yung root cause ho ng cancer, which is flatworm and fungus sa mani, ma-address po yun, no? So, pati na ho yung microscopic cancer cell, nasa year 1 hanggang year 7 na hindi pa ho umuusbong, mahihit niya po. So it will help the actual tumor plus the root cause of the cancer plus yung microscopic cancer cell po. Ang hindi lang ho natin masasabi, ilang session. But kung talaga ho ayaw niyong magpa-opera, kailangan ho tiyagaan niyo. Maganda ho ang effect niya but wala hong magic. So yan ho ang lagi kong bibitawang salita sa inyo. Ilang taon niyo ho yung inalagaan. No? So of course it is also a process para ho lumiit kung gaano na ho kalaki ang mga bukol ninyo. And okay, so this is transferable po. Pwede niyo ipang regalo and pwede niyo na hong i-prepaid. So, para hindi na kayo mapagsarhan ng promo, so, ano po, no? So, wala hong expiration kahit kailan ninyo gamitin itong ating high-dose vitamin C. And even yung ating promo package, detox, blood cleansing, and vector scan, no? So, wala hong ano yan, wala hong expiration date yan, no? Kaya wag ho kayong matakot na baka hindi nyo magamit. Ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol ho sa edema. So, ano ho ba yung edema sa Tagalog? Manas. Marami ho ang taong may manas, pero ho may denial na naman ho sila dito, no? Pagka tinignan ko ho ang paa at binti at nakita kong may manas, ano ho ang automatic sasabihin ng pasyente? Ay, wala naman ho yan kaninang umaga. Ngayon lang ho na matagal nang nakatayo or nakaupo. No? Pero ho, mamaya pag itinaas ko na ho ang paa ko, nawawala din po yan. No? So, let the doctor diagnose you. Huwag ho kayong
may denial answer na naman po kayo, no? Malalaman din ho ng doktor yan. Actually, kahit yung sinasabi niyong naaalis din pagka tinaas niyo na yung paa ninyo, it is also a sign of what? Poor circulation. So yung mga bata pa, teenager, 20s, kahit ho matagal nakatayo, matagal nakaupo, hindi nyo ho makikitaan na nagkakaroon ng manas or swelling sa binti. So whether naaalis yan or hindi, that is already a sign of poor circulation. Yung mga bata ho ba, nakikita nyo na pag matagal nakatayo, minamanas? Of course not. So, ibig sabihin ho, kahit yan nawawala, pag inangat nyo ang binti ninyo, abnormal pa rin ho yun, no? That is a sign already of poor circulation, no? Pag sinabi hong edema, ibig sabihin ho, swelling that is caused by accumulation of fluid sa katawan. Iba-iba ho ang cause niyan, para hong pleural effusion and ascites, hindi ho siya yung mismong sakit. Hindi ho ang sakit nyo manas. Kung hindi, epekto ho yan ng iba-ibang sakit. Tulad ng may heart failure, yung may kidney disease, or may injury. Pwede rin hong may sakit sa puso. At marami hong type ng manas or edema. Depende ho sa underlying cause. So, meron hong peripheral edema, pulmonary edema, cerebral edema, macular edema. Peripheral edema, cause ho ito ng heart failure, kidney disease, liver disease, yan, venous insufficiency, and certain medication. So, ito ho, pag sinabing peripheral, swelling ng legs, ankles, and feet. So, ibig sabihin ho, manas sa binti, sa bukong-bukong, at sa paa. Yan ho ang tinatawag na peripheral edema. Nangyayari ho yan sa may mga sakit sa puso, kidney, and liver. So, pag nagmanas ho kayo sa binti, hindi lamang ho ibig sabihin sa kidney. Pwede rin hong sa atay at pwede rin hong sa puso. Yan ho ang tatlong major organ na unang konsiderasyon ninyo pag minamanas kayo. Pulmonary edema, pagka ho ganyan, may shortness of breath kayo, inuubo, at difficulty of breathing. Na ang kaso niyang kadalasan either heart or lung infection or lung problem, tulad ho ng mga may respiratory distress syndrome. Ano ho yan? Deadly po yan, no? And cerebral edema, ayan ho, cerebral means the brain. Pagka ho may cerebral edema, nag-headache ang pasyente, nasusuka, naduduwal, may change ho sa level of consciousness. Kaya ho yung may mga change sa level of consciousness, halimbawa ho, dati, kilala kayo, oriented ang pasyente, tapos ho, biglang tutulog-tulog, disoriented, hindi ho na kayo nakikilala, or minsan wala ho sa misyo ang sinasabi, no? Ano ho yan? Delikado ho ang level ng consciousness pag nag-deteriorate. So, simula ho yan, stuporous, yung tutulog-tulog. Tapos ho, obtanded. Tapos ho, comatose. Ha? So, pagka ho ganun, ibig sabihin, brain injury po yan sa brain, no? So, it's either infection, papuntang sepsis, or yung stroke ho nag-progress. At hindi ho yan basta dapat hinahayaan lang. Kailangan ho yan, emergency ho yan, dalhin ho agad sa ospital para ho ma-CT scan at magawan kung ano ho yung nararapat. Yung ilang araw lamang ho yan, importante na ho yan, no? Macular edema, pagka ho macular meaning sa eyes, meron naman hong blurred or distorted vision ang pasyente. And in some cases, ho, vision loss, nabubulag ho. Usually ho, ang cause niyan yung may diabetes, inflammation, and eye condition, no? Iba pa hong eye condition. Also, pwede rin hong sa lymph edema. May swelling ho, usually sa arms and legs, and feeling of heaviness or tightness. Di ho ba merong manas na ang tigas-tigas, no? At ang bigat-bigat ho, kaya hindi makalakad ang pasyente. Usually ho yan, ang cause, may blockages na ho yan. May mga bara
at damage sa lymphatic system. Lymphatic system, yun ho yung labasan ng waste product. And often due to surgery infection or congenital condition. Tulad ho ng swelling sa arms, usually ho yung mga na-mastectomy. Yan ho, expected nyo na after mastectomy, yung side kung kailan, saan ho kayo minastectomy, yan, nagkakaroon ho ng manas sa arms. Periorbital edema, ito ho swelling around the eyes. Meron hong puffiness sa mata, parang laging bagong gising ho. And usually caused by allergies, sinusitis, or kidney problem, no? So, idiopathic edema, generalized swelling ho ito, particularly sa face, abdomen, and sa hands. And ito ho, the cause is unknown and may be more common in women. Ascites, kasama din ho yan sa edema, nasa abdominal naman ho ang swelling. At pinaka-common cause is liver cirrhosis talaga, no? Humahabol ho dyan ang heart failure and also cancer. Edema ng ankle during pregnancy. Ito ho ay pamamanas ng bukong-bukong. Usually ho sa third trimester, pagka malaki na ho dyan ng buntis. Normal physiological changes ho ito during pregnancy, no? Hindi naman ho ito serious. And mga risk factors, syempre ho, high risk ang may sakit sa puso, may sakit sa kidney, may sakit sa liver, yung may mga venous insufficiency, yung mga may infection and inflammation, at yung may mga medication ho. Usually ho, yung mga blood pressure drugs, yung gumagamit ng steroid, at gumagamit ho ng NSAID, pain reliever. Yung mga buntis, high risk, yung mga malnutrition, yung nakaka-apekto ho sa balance ng fluid sa body, immobility, yung mga bedridden ho, at hindi na masyadong gumagalaw, and allergies, so swelling, pag allergies ho dito sa paligid ng mata, ang puffiness. And ang common nakikita ho sa may edema, syempre ho, pamamaga, pamamanas, puffiness sa mata, periorbital, weight gain, syempre ho, dadagdag ang timbang due to excess accumulation ng fluid. Skin changes, syempre ho, yung swollen area may appear very stretched, banat na banat ho, and shiny, and usually ho, pitted. Ibig sabihin, pag diniinan mo, lumulubog, no? And reduced range of motion. Kadalasan ho, kung saan yung site ng manas, nalilimit ho yung movement ng joints and muscle. Of course, nare-reduce ho ang flexibility, causing discomfort sa pasyente. At shortness of breath, yun na nga ho. Usually yan may ubo, feeling of tightness in the chest. And kadalasan din ho, yung mga may sakit, headache. High risk din po yan. At yung may mga visual changes. And of course, yung may mga ascites po, no? Now, sabi nga natin, edema is a symptoms rather than a specific condition, no? Mga potential complication ho nito, skin infection. Kasi ho, yung stretch and swollen skin sa affected area may be more prone to infection. Usually ho sa legs, sobrang banat na banat ho. Minsan, nagkakasugat ho. Ayan, nauuwi ho sa infection. And dahil sa swelling hong yan, nagkakaroon ng reduced blood circulation. Nai-impede ho kasi yung blood circulation kasi ho, decrease ang oxygen and nutrient supply to the tissues. Naiipit ho kasi yung mga ugat, kaya syempre ho, therefore, oxygen and nutrition are compromised. Ulcer, bukod ho sa sugat, nauuwi ho yan sa development ng
sugat, no? And sa pulmonary edema, pwede hong ayan, pwede ikamatay ng pasyente yan, no? And impaired ho yung mga organ function. So tulad ng kidneys, liver, brain, and puso. So basta tandaan nyo ho, edema, ang tatlong organ ho na very important is the kidney, the liver, the heart, and the brain. So yan ho, no? Complications sa buntis, ito ho, mahirap ito, pre-eclampsia. So severe ho ang taas ng BP. So pwede ho itong ikamatay ng pasyente rin pag hindi ho na agapan, no? And vision loss, pwede hong ikabulag ng pasyente if not properly managed. So IB, para doon po sa manais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Adok, tanong ni 1043. Good PM, Doc. Nabalikan at napakinggan ko po yung episode regarding paracetism. Yung sa akin po is squamous cell carcinoma of the cervix. Diagnosed last May 2022. By a pap smear po. Di po ba virus daw ang cause nun? I refused biopsy na po at operation kasi pag di daw ako magpapakimo, wag na rin daw po magpa-opera as per conventional procedure. So almost 1 year na po ito. Okay, so hindi nyo ho dapat pinapabayaan yan, yung cancer of the cervix. Madali ho kasi yun magkaroon ng complication sa lungs. Months lang po, yung sa inyo 1 year na. Either you do conventional or mag-natural medicine ho kayo or integrative. Hindi ho pwedeng wala. Tama naman ho yung hindi nyo pagpapabiopsy. And yung question ninyo, yung specific cancer, which is cervical cancer, is caused by papilloma virus. But may underlying root cause pa rin ho lahat ng cancer, which is parasite, fungus, and isopropyl alcohol. Kumbaga kahit na ho kayo ma-expose sa papilloma virus, kung wala ho kayo yung tatlong root cause na sinabi ko, for all cancer, hindi pa rin ho kayo magkaka-cervical cancer. So, meron na ho kayo ng tatlong root cause na yon, and kung ano ho yung weakest organ ninyo sa inyo ho, yung cervix, and na-infect ho kayo ng papilloma virus, so kaya ho cervical cancer ang nakuha ninyo. In the case of cancer of the lungs, meron ho sila ng tatlong cause, but ang risk factor ho nila, smoker sila. Kaya ho, cancer of the lungs ang nakuha nila. Ganun po yun, no? Na misunderstood nyo po yung ating paliwanag, no? So, lang po tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapa-check up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamangka Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. And every day ho, bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday, and even holidays. And kailangan lamang ho, magpalista kayo ahead. Ay, yung mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412-0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate namin ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ho ay may walking pneumonia. Ngayon pa lamang ho yan na babanggit sa ating social media. Ba't matagal na ho naming alam yan? Kaya araw-araw nga ho. Sinasabi ko sa inyo na kahit wala kayong nararamdan, magpa-check up kayo kasi ang dami hong may walking pneumonia. Walang symptoms, but when you auscultate the lungs, puno ho ng crackles, no? So, and deadly ho yan, no? So, we want to save people from this walking pneumonia. That is why every day we are inviting you for check up, no? Sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detoxification, and blood cleansing program.
kasi yung dalawang procedure hong yan ang mag-a-address sa root cause ng halos lahat ng sakit. Ayan po, no? So sabayan nyo na ho ng pagpapa-vector scan, detox and blood cleansing habang ho naka-free promo pa rin ho tayo, no? So free check-up, free sugar and blood testing, free pa rin ho ang urine testing and yung colon cleanse for your referral. Yung high dose vitamin C ho ang ating blood cleansing na naka-promo, and very discounted po, ang laki ho nung madi-discount ninyo sa promo package ng detox blood cleansing with or without vector scan. Transferable po yung mga yan, pwede nyong pangregalo, and also wala hong expiration kung ipiprepaid po ninyo. So wala ho kayong fear na hindi nyo ho magamit at baka ma-expired. Wala hong expiration. So Ivy? Please like us on Facebook, ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pagkikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4.30 ng hapon sa programang Usapang Kikiki. Kasama natin si Dr. Irene Lim, ako po si Ivy, at sumayon niyo ang katotohanan. Salamat po.